Do you want to know? Hi guys, a lot of you guys are asking me how did I come to Thailand and how did I end up working in Thailand. So these are common questions that they are asking me. Like somebody PM'd me, like how is there any vacant in my school? Well, I'm so sorry to tell you guys, pero wala pong vacant sa amin ngayon sa school ko. Bakit nga ba ako nandito sa Thailand? Paano nga po ako napadpad dito? Ito po yung share ko lang po at saka to answer all of your questions. Ang mama ko po ay nandito at 9 years na po siya dito sa Thailand. And siya po yung nagdala namin dito first time. First time kong pumunta dito sa Thailand is kasama ko po yung lola ko, yung uncle ko, yung kapatid ko, tapos yung mama ko. And the first step when you want to go somewhere outside the Philippines, you have to get your own passport and you have to secure your ticket back and forth po. Dapat kung kukuha ka po ng ticket, hindi lang po papunta, dapat po pati pabalik. Yung visa po dito is visa on arrival, tourist, 30 days. You're allowed to stay inside the Kingdom of Thailand for 30 days. Yun po ang binibigay nila na visa on arrival. Tapos po, pumunta po kami dito para magbakasyon at first, 1 month po. Regalo po yun ng tita ko. Tapos yung mama ko naman po. The day, okay, this is the day na pupunta kami ng Thailand. Nung day po na yun, may babayaran po kayo sa airport, terminal fee, 120 pesos each. You have to pay that. Pagpunta po ninyo ng Cebu, Cebu po kasi kami nag-travel. Cebu to Bangkok, 3 hours po yung biyahe. Tapos, yung first po, akala ko po talaga, pag may ticket ka na, pag may passport ka na, okay na, hindi pa pala po. Kailangan pong manalangin po ng mahigpit na hindi i-offload ng immigration officer. Immigration officer po, sila po yung magtatatak ng visa or they will be the last one to allow you to go to your respected airplane. Okay? So, hindi po yung pagtapos po ng pag may ticket na kayo, pag may passport na kayo, secured na kayo, no po. Madami pong na-offload na mga kababayan natin na hindi po naka-proceed going outside the country, especially first-timers. Kasi, sabi na nila, usually daw yung mga first-timer na educational degrees are flying going to Thailand para maganap ng trabaho. Kaya po, mahigpit po sila. And yung nangyari po sa akin, yung mama ko po, yung lola ko po, tapos yung kapatid ko, naka-proceed na. Tapos muntikan akong maiwan sa immigration. Tapos tinawag ko po si mama. And then the immigration was asking na, ano daw gagawin? Babalik ba daw? Sabi naman namin, babalik naman kasi magbabakasyon lang naman. Tapos hindi ko po sinabi anong degree ko. Tapos yun po, pagkatapos po na nagpo-post na po kami ng picture kasi nga safe na kami na papunta ng Bangkok. Okay, now, in Bangkok, when you arrive in Suvarnabhumi Airport, they will just, it's simple. I really thought na haharangin na naman ako, nagaganto na naman, hindi po. Pagpasok niyo po ng Thailand, pag may visa lang po kayo, tapos may card po kayo, arrival card, yun po yung pinaka-importante dito. Yung passport nyo, tapos yung arrival card nyo na ibibigay ng airplane. Ang airplane po magbibigay ng arrival card na ipapa-fill up po sa inyo while flying going to Bangkok. Katapos po nun, nagpila po kami papuntang immigration ng Thailand na sobrang haba kasi madaming tourist. Natakan po ako ng visa on arrival, 30 days. So, I'm allowed to stay in the Kingdom of Thailand for 30 days. Yung ticket naman po namin, back and forth, 1 month. Ayun lang po, and these are just a few of our pictures that we took
in Thailand together with my family. I hope to see you in my next vlog for the second part of this talking vlog. Thank you so much, everyone. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you.